God, hallelujah. Nakilid mo pagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamalapan, Sus. Pinakamamalapan noon, kayo pinagpupulit ko. Salamat sa iyo, Diyos, na wala yung pagkataon, pinagalong sa bawat sa amin. Ay po mapakinggan yung balansalita ang dalamin namin, Diyos, mag-exhibit ng pagkain ng aming mga kaluluwa, malapang noon. Kahabagang po ang mga webcast viewers, bagay sila pagkakataon makapaglingkod siya, malapang namin po mga labos, malapang noon. Pero sa God, sa iyo makapangyarihan pangalan, aming sinasawain, ang mga demonyo ng gawa ng kaaway, cast out. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Pagmabati na isang magandang hapon sa ating minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista Willis Adalmeda, the entire prophet of God. Patuloy po natin sa sariwang blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeda. Ngayong hapon, kasama po natin, kapiling po natin ngayon, mga minamahal, beloved Yana, beloved Kim. Maraming magandang hapon po. Sa inyo lahat, magandang hapon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamalang Panginoon. Ang ating pong paksain ngayong hapon na ito ay pamagatan nating hiwaga ng kanyang pagbabalik. Sabi nga po lang sa balita, minamahal ko, napipinto ang Third World War. Kaya, bawat Kristiyano, inaanyayahan, minamahal ko, na tayo po ay maging matagumpay sa ating buhay bilang mga Kristiyano, minamahal ko. Bibigyan ko yung minamahal na isang misteryo, minamahal. At yung basahin, minamahal ko, dito sa unang versikulo, unang Korinto, kapitulo 15, ang versikulo ay 51-52. Praise God. Dito po, sa unang mga tiga Korinto, 15 talata ay 51 at 52. Ganito po ang pagkasulat. Narito, isinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Amen. Purihin na natin nakiling Diyos. God bless you po, beloved brother Renato. Maraming salamat sa ating malapanong minamahal ko. Tayo babaguhin ng ating dakilang Diyos, minamahal ko, from a corruptible body to incorruptible, minamahal ko. At hindi tayo minamahal, aabot doon sa matutulog, minamahal ko. Yung matutulog, ibig sabihin yung mawawala sa daigdig. Kukunin tayo ng ating dakilang Diyos, minamahal ko, na buhay sa daigdig na ito. Kaya maging handa ang bawat isa. At tayo po, minamahal ko, ay tinawag ng ating dakilang Diyos upang maglingkod sa Kanya. Kaya nga tayo, minamahal, binigyan ng pastor, minamahal ko, upang kumandili sa atin ng kaalaman at karunungan. Kaya isang Kristiyano, minamahal ko, ay marunong, minamahal ko. Yung anak ko nga nung araw, nung dinadala, nung nasa kuneta pa tayo, minamahal, itinuturo ko sa kanyang mga simbahan, minamahal ko, yung dinadaanan ng LRT, sabi niya, ibig sabihin, wala rin ang mala Panginoon. Doon sa pinanggalingan niya, doon sa Cuneta Astrodome, naroon ang mala Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya minamahal, we all be changed. Sabi ng Biblia, minamahal ko. Babaguhin tayo ng ating wala Panginoon, minamahal. At ang sabi, minamahal, ito'y lihim nung araw pa. Sikreto ito, minamahal. Kasi kalam ng tao, minamahal ko, pag nanalangin, dadalisan ang langit. Pero ngayon, minamahal ko, ito'y pinaalam sa mga saints of God. Ipinaalam nito, minamahal ko, kung ating babasahin, minamahal ko, dito sa aklat ng Colossus, kapitulo 1, versikulo 26-27, praise God. Dito po sa aklat ng Colossus, kapitulo 1, ang talatay 26-27. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintel. At ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. So minamahal, ito'y pinaalam sa saints of God, sa mga binanal ng ating mala Panginoon, minamahal ko. Sa pamamagitan ng pangangaral ng magulang sa ating mala Panginoon, binanal tayo ng salita ng ating dakilang Diyos, minamahal. Hindi pwedeng magkamali ka sapagkat alam mo ito ng totohanan, minamahal ko. Ipinangaral ito. Dapat ipinamuhay mo.
Isipin nga natin, minamahal ko, sa ating pinanggalingan sa relihiyon, minamahal ko, yung pagbibigay ng ikapot handog, na ibibigay ba nila? Hindi. Kung ano yung pinaka sinasabi nga nila na mga minamahal, yung singkong duling. Ayun ang hinuhulog doon sa tikpaw, doon sa... Ngunit sa ating minamahal ko, habang nagbibigay ka sa gawain ng ating dakilang Diyos, lalo kang pinagpapala ng ating pinakamamalapang noon. Isipin niyo po yung mga minamahal, hindi po natin alam yun noong araw. Nakala natin, minamahal ko, nagpapayaman lang tayo ng tao, minamahal. Ngunit ngayon, minamahal ko, ang pinayayaman mo ang iyong sarili. Puri ng ating dakilang Diyos. Kaya, sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, wala pong nakakaalam. Yung mga sinasabi nila, minamahal ko, na digmaan, minamahal, mga pestilences, taguto, minamahal ko. Ito yung mga signs lang, minamahal. Sinyalis lang na malapit nang bumalik ang ating dakilang Diyos. Kaya nga po, minamahal ko, magsipaghanda po tayo. Kinakailangan sa tuwit-tuwit na minamahal, alam po natin, minamahal ko, ayun nangyayari sa ating buhay. Ibalingkod, minamahal ko, nung araw may nakasabay nga ako, sabi, Brother Fred, pumapayat ka. Ngayon naman, wala naman magbabanggit. Brother Fred, tumataba ka naman uli. Kasi mga araw, minamahal, kinakailangan mag-ayuno tayo dahil meron tayong krusada sa Luneta. Kinakailangan yun, minamahal. May prayer, minamahal ko. Ngunit talaga, wala pong nakakalam ang sabi sa Biblia, minamahal ko. Kaya babasahin po natin, minamahal, dito sa aklat ng mga Mateo, Kapitulo 24, versikulo 36, balik sa 24, praise God. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 36, balik sa 24. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang mga anak, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. 24, sapagkat may nagsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta na nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw, kung maaari, pati ang mga hirang. Amen. Muli na ating dakilang Diyos. God bless you po, beloved brother Luis. So, makita po natin, minamahal, even the very elect, matataya, minamahal ko ng mga anti-Kristo, minamahal ko. Iba nga, nagtatago ngayon. Nasaan na kaya sila? Ngunit sa ating minamahal, ipinapakita po natin ang ating pong katapangan, hindi nang dahil sa sandata, minamahal ko. Ang katapangan na pinapakita natin, minamahal ko, yung pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sino makagapin ito, minamahal? Sino ang magsasabi, minamahal ko, sa araw na yon ay babalik ang ating dakilang Diyos? Wala po nakakalam. Wala nakakalam nito, minamahal ko. Yung sinasabi natin na signs and what yung nangyayari sa ating daigdig, minamahal, maaring pasimula lang ito, minamahal ko, may lalala pa. Eh kung paliparan ka ba naman ng racket na galing na ibang bansa, dadaan sa ibang bansa, minamahal ko. Anong igaganti, minamahal ko, ng mga taong inapi, minamahal? Tandaan po natin yung minamahal ko, na ang taong nasaktan, nabawasan ng tao kaya, minamahal ko. Gaganti yun, minamahal. Kakausapin yun ng kanyang kaibigan na huwag ka munang gumanti. Magbabayad, magbebenta muna ako ng mas matinding eroplano, ng mas matinding armas. So makita po natin, minamahal ko, mga kapatid, business lang ang hanap ng iba, minamahal ko. Ngunit sa ating minamahal, sa ating pagtatapat, ating pong makukuha yung sinasabing langit, minamahal. Tandaan po natin yung minamahal ko. Sa ating pagtatapat, minamahal. Maraming mga tao, minamahal ko, nagsasabi, minamahal ko, ang langit sa kanila ay dito lang sa daigdig, minamahal. Ngunit sa ating minamahal ko, darating ang araw, minamahal ko, nagkakamali sila. Nagkakamali sila. Sa Biblia, minamahal, may sinasabi, tayo mga anak ng Diyos, minamahal ko, ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Malapanginoon. Kinakailangan, handa ka palagi. Hindi magsasabi, minamahal ko, yung kapitbahay na hindi Kristiyano. Maghanda ka. Sa pagdalubos sa gawain ng ating dakilang Diyos, dala mo
yung kaligtasan na nakasulat sa banal na kasulatan, minamahal ko. Dala mo yung pinangaral sa atin ng magulang sa ating mga Panginoon. Dala mo yung minamahal ko. Ang kaligtasan yun, minamahal, ay mangyayari lamang, minamahal ko, kung ikay matapat sa paglilingkod sa ating mga Panginoon. Ang sabi, minamahal ko, basahin natin sa Isaiah 25, versikulo 9, praise God. Dito po sa aklat ng Isaiah, kapitulo 25, ang versikulo po ay 9. At sasabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos. Hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinihintay siya. Tayo'y matutuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Amen. Isipin niyo, mga minamahal, this is our God. We have waited for Him. Isipin po natin yung minamahal ko. Isa ka ba sa magsasabi noon o dito ka lamang sa lupa? May mga tao kasi iniisip, minamahal ko, yung buhay dito sa lupa, daigdig. Masarap kung marami kang pera, eh kung wala kang pera. Masarap kung lahat na papasyalan mo, eh kung nasa wheelchair ka na, mayroon ka ka ng karamdaman. Yung mga problema, minamahal, gagaling din ako sa isang araw. Kaya po, minamahal ko, ang sabi nga, nung ako'y nagpipreach sa Amoranto, nagsabi, may sinabi ako, walang puwang ang Kristiyano sa ospital. Eh kasi naman daw, pinilit siya ng mga anak, kahit na pilitin ka na yung anak mo, kukunin ka ng balapang noon at the age of 50 years old. Isipin po natin yung mga minamahal. Na tayo po, ang sabi nga po, dito nga sa daigdig, ang bata, namamatay, nang ganun lamang, minamahal ko, hindi pa nasilayan yung sikat ng araw, patay na. Bakit? Inilaglag. Ganun po, minamahal ko, mga kapatid. We have waited for our God. Hinihintay natin ang ating dakilan Diyos at malapit na siya bumalik, minamahal ko. All the signs sa buong daigdig, minamahal ko, yun lang. Ang hindi pa nangyayari, yung pagbabalik ng ating malapang noon. Ang sabi natin dito, we have waited for Him. Hinihintay natin siya. Isipin natin, sino sa atin ang nagagalak na balikan ng ating dakilan Diyos? Yung iba nga, hindi nila alam kung sino babalik sa kanila. Maganda naman yung pupuntahan ko. Baka sakaling pupunta sa langit. Hindi naman ako nandaya ng kapwa. Hindi naman ako pumatay ng kapwa-tao. Pero tandaan po natin, nababanggit lang yun ng mga tao minamahal ko dito sa libutan. Ngunit ang totoong Kristiyano minamahal, hihintayin niya yung pagbabalik ng ating dakilang Diyos sapagkat ito ang pinakamahalaga sa Kanya. Ang pagbabalikan siya ng ating malapang na minamahal ko. Sabi sa Biblia, minamahal, tayo mga buhay, sapagkat may natutulog na, minamahal ko, may nauna na. Ang sabi, minamahal ko, tayo kukunin ng ating dakilang Diyos. Mauna sila, minamahal ko. They will live from the grave. They will stand up at sasalubong sa ating dakilang Diyos. Ngunit sa atin, minamahal ko, tayong mga nabubuhay pa, we are all be changed, minamahal ko, papalitan tayo. Papalitan ng ating dakilang Diyos ang ating corruptible body, minamahal ko. Ito incorruptible. Isipin po natin yung minamahal ko. Napakahalaga na ikay maglingkod sa ating dakilang Diyos. Napakahalaga kung sabihin natin, minamahal ko, napapakinggan ko naman yan. Naniniwala naman ako sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ang daling sabihin, minamahal, naniniwala ka. Ngunit ang tanong, ginagawa mo ba ang kanyang kalooban? Naglilingkod ka nga ba sa kanya? Kilala mo ba ang Diyos? Ang sabi, di bali, mabait naman ako yun. Tandaan po natin yung minamahal. Hindi kayo ililigtas ng kabaitan mo. Ililigtas ka ng ating dakilang Diyos kung alam mo ang kanyang kalooban.
Yung po minamahal ko. Sabi mo naman, basahin natin sa 1 Tesalonica kapitulo 4 versikulo 14 hanggang 17, praise God. Dito po sa aklat ng 1 Tesalonica kapitulo 5 versikulo 14 hanggang 17. Ito po nakasaad. Sapagkat kung tayo nagsisampalataya na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli, ay gayon din naman na nangatulog kay Jesus ay dadali ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinabi namin sa iyo ang salita ng Panginoon, na tayo'y nangabuhay at nangatira hanggang sa pagparito ng Panginoon, na hindi tayo nauuna anumang paraan ay natutulog. Sapagkat ang Panginoon din ay bababa mula sa langit, ay may isang sigaw at tinig ng arkanghel na may pakakak na Diyos ang mga namatay kay Kristo unang nabubuhay ng muli. At kung magkagayon tayo ng bubuhay at nangatira, ay aagawin na kasama nila sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito, sa Panginoon tayo magpakilanman. Amen. Purihin na natin dakilang Diyos. God bless you po, beloved brother Perdi. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. Isipin po natin yung minamahal. Yung araw natin hinihintay, malapit na. Binigyan tayo ng karunungan ng ating dakilan Diyos sa pangaral ng ating malapastor, malapastora. Dito sa gawain, tinuruan tayo ng ating malapanginoon upang maglingkod sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban. Huwag nawa tayo minamahal ko, magaya minamahal ko sa mga makasalibutan na walang pag-asa. Tignan po natin minamahal pagdating ng panahon na yon. Tatawag sila sa Diyos ko, ngunit hindi sila pakinggan ng malapanginoon. Napakalungkot kaya, minamahal. Napakalungkot yung ganung kalagayan. Mahirap sa mga tao, minamahal ko. Ang mag-isip na langit, ngunit ang pupunta nila, minamahal ko, hindi sa langit, minamahal ko. Sa impyerno, santsak na bagay. Napakarami ang tao, minamahal ko, na nagnanasa ng langit. Ngunit, sad to say, minamahal ko, hindi sila naglilingkod sa totoong Diyos. Kaya sa atin, kung tayo manalangin, minamahal. Kung tayo nasa gawain ng ating dakilang Diyos, habang binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating walang Panginoon, magpuri sa Kanya, magpuri tayo. Habang binibigyan tayo ng panahon ng ating dakilang Diyos upang manalangin tayo. Kung ikaw nakakatiyak ka na pupunta ka sa langit, paano yung mga tao? Paano yung mga tao naglalakad? Yung kapitbahay, paano sila? Ngunit kung ikaw ay masikap na Kristiyano yung santsak na bagay, gagawin mo lahat ng paraan upang mapalapit sila sa ating mga Panginoon. Tandaan po natin, minamahal ko, yung mga manggagawa tayo, mga ngaral, minamahal ko. Ang kinalang pinupuntahan, minamahal ko, kulungan. Kasi mga tao rin madali sumunod. Ngunit sabi nga, saan ka nun nakakita ng isang dating kriminal, minamahal ko, na naglingkod sa ating dakilang Diyos na tuluyan? Bumalik sila sa dati, minamahal ko. Ginawa natin ang lahat ng paraan upang sila'y maligtas. Ngunit ni kailanman, minamahal ko, mas gusto nila, minamahal ko, mabuhay ng katulad ng buhay nila nung araw. Bilang bersikulo, minamahal ko. Dito po sa Mateo 24, talatay 40 at 41, ganito po ang pagkasulat. Kung magkagayoy, isa sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babae nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Amen. Makita po natin yung mga minamahal. Ang sabi nga sa amin ng pangaral ng araw, magiging magulo ang daigdig. Bakit, minamahal ko? Pag ang piloto nila ay Kristiyano, biglang mawawalan ng piloto, minamahal ko. Pag ang kanilang driver ay Kristiyano, mawawala ang driver. Isipin po natin, minamahal ko. Hahanapin nila ng mga tao ang kanilang kamag-anak. Yung tinutuya nila nung araw, nasaan na? Si praise the Lord.
Hindi na makita. Iniwanan na. Pati ang kanyang damit, iniwanan na. Hindi nila alam, minamahal ko. Yung hiwaga ng ating pagbabalik ng ating dakilis na ganap na. Nakukunin niya mga tao, minamahal ko, na naglingkod sa kanya. Isipin po natin yun, minamahal. Kung dito sa lupa, naghihirap ka. Doon sa piling ng ating mala Panginoon, mananagana ang iyong buhay. Isipin po natin yung minamahal ko. Isipin po natin, minamahal na mga tao, minamahal. Magsasabi, nasaan ka na? Nasaan na yung kapitbahay ko? Nasaan na si Praise the Lord? Alin mo, minamahal? Yung hulong kwento. Pinuntahan ako ng mga gagawa doon sa bahay. Alam niyo, minamahal, doon sa bahay ko ngayon, ang ginagamit ko, tatlo kasi bota, yung hanggang bewang at saka hanggang dibdib. Ang ginagamit ko, minamahal ko, yung hanggang dibdib na. Malapit nang bumalik ang mga Panginoon. Dredging sila ng dredging, minamahal ko, doon sa palaisda, malapit doon sa amin. Hanggang doon lang, minamahal. Ang sabi nga nung pumunta sa bahay, dito sa inyo, kuya, may tubig, mabaho pa. Maraming salamat. Hindi ko naamoy yung baho na yon. Inalis na yung mga Panginoon, minamahal ko yung pang-amoy ko. Hindi ko naamoy yun. Maraming salamat sa ating dakil Diyos, minamahal, sapagkat yung hiwaga ng pag-ibig, ng pagbabalik ng ating dakil Diyos, alam ko na. In a twinkle of an eye, isang kisap na nababalikan ako ng mga Panginoon. Mawawala na yung paghirap. Mawawala na yung pandaraya ng kapwa. Tumayo tayo mga minamahal. Tumayo tayo. Awitan natin ating dakilang Diyos. Isipin po natin mga minamahal. Ulitin ko. Magkano nga bang kinuha sa akin ng gobyerno, minamahal? Magkano ba nadaya nila sa akin?
Purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka, mahal na Panginoon. Napakabuti mo, dakilang Diyos. Sa bawat isa amin na naglilingkod sa iyo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran sa banal na ministeryong ito. Para sa ating mga minamahal na mga bisita na magiging kapatid namin sa mahal na Panginoon, kayo po ay totoong pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sapagkat alam namin ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Inyo pong napakinggan ang mga banal at makapangyarihang salita ng ating mahal na Panginoon. Maging ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng kanyang mga dakilang tanda, mga babalaghang gawa, mga himala, nakatuparan ang ipinangako ng ating mahal na Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa mahal na Panginoon, isuko ang lahat sa ating dakilang Diyos. Inyong paglingkuran ng ating mahal na Panginoon, kayo rin ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Kayo ililigtas ng mahal na Panginoon at ang pangako ng ating dakilang Diyos ay inyong makamtan. Mga minamahal, mayroon pong apat na reglamento ng kaligtasan na dapat maganap sa inyong buhay upang kayo ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po ay pananampalataya. Kinakailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang pangalawa po yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kinakailangang pagisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala at iwanan ang makasala ng buhay na kailanman ito po ay hindi mo nababalikan pa. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na nais niyo pong totoong magbago upang maging banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay kanyang tutulungan. Ang ibig sabihin na makadiyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay, makasalanan. Ang kasalanang nagpagsisihan, kinakailangan ito italikuran at kailanman ay hindi nababalikan pa. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis. 2,000 taon na ang nakalipas. Patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Na ayon sa banal na kasulatan, ito po sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. At pang-apat po, hindi na po kayong gagawa ang ating dakilang Diyos na po ang gagawa nito. Bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos, kanya po kayong babautismuhan ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod, sa pagdalo at ginaganap ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyo. Ang ika-apat na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Para sa ating mga minamahal na mga bisita, ang inyo pong gagawin, pakitaas po ang inyong dalawang kamay. Yan po ay magiging tanda ng inyong pong pagsuko sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At sundan niyo po ko sa panalangin aking sasabihin, kasama po yung taos sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, narito po ako isang taong makasalanan. At ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawa, mga pagkasala, mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at hari na aking buhay,
Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo ang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa, sa puso, at sa katotohanan. Ang lahat ng ito'y aking samot na langin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpala po namin ang masalangit, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming puminamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta sa huling kapanahunan. Dakilang Diyos, narito po kami nagpupuri at ipapasalamat sa iyong mahal na Panginoon sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo. Dakilang Diyos, aming mga minamahal na mga bisita, mahal na Panginoon, kahabagan mo sila at pagpalain, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Isulat mo ng malinaw ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa langit, mahal na Panginoon, paggaluban mo. Dakilang Diyos, ng pagkakataon sila ay makapaglingkod sa iyo, amin silang makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyo maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot na langin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon para po sa ating mga minamahal na mga bisita. Ang una at ikalawang reglamento ay inyo na pong naisagawa. Ang gulang po, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pagkatapos po ng madalagawain, kayo po ay magbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon upang kayo po ay inyo pong makumpletong pagsasagawa ang mga reglamento ng kaligtasan. At tayo po'y tuloy-tuloy na mga minamahal sa lahat po ng ating po mga pangailangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong pinagkakaloob sa ating beloved preacher, Benedict Porlahi. Amen. Praise the Lord. God bless you. Malabad ko dito. Malabad ko po siya. Mga minamahal, tayo po'y manalangin po para sa ating mga pangailangan. Ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos ang lahat ng ating pong mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakila at mapagpala namin Diyos ang magbanal sa pangalan ng mga pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin po na aming po minamahal, ginagalang na pastor at banglista, Wilista at Almeida, ang bawat sa amin mahal na Panginoon kami po Diyos, nagpapakumaba. Humingi kami Diyos ng kahabagan sa mukha na sumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasala. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat sa amin. At nakikita mo Diyos ang lahat ng mga kahilingan, mga pangailangan ng aming po mga minamahal. Minamahal mga kapatid, tugon mo po Diyos ang lahat ng kalamang kahilingan sa iyo at patuloy po namin din dalangin, mahal Panginoon, ang kalakasan, kalusugan ng aming po minamahal at ginagalang na pasto. Ganun po sa kalamang minamahal mga anak, Lord Almeida, family, patuloy mo sa pagpalain, pag-ingatan, mahal Panginoon, mangin sa lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga kapatid, ano Diyos, tugon mo ang lahat ng kalamang pangailangan sa mga pangalan ni Jesus, hallelujah. Mga minamahal, ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at isipin po natin na ating pong mahal na Ebanghelista ang nagpatong po ng kanyang kamay sa ating mga ulo. Ating pong palayasin lahat ng mga kaamdaman, mga problema, ito po'y malutas sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah po ang pagpala ng aming Ama Diyos na makapangyayaan sa lahat sa pangunat panlangin po ng aming pong minamahal at ginagalang na pasto ay aming pinapalayas sa iyong makapangyayaan pangalan din mo Jesus. Hallelujah. Lahat mga uwi ng kaamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalayas, high blood, be healed right now in Jesus' name. Hallelujah, be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Lahat ng uwi ng mga kahirapan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Demons of carnality, demons of pride, bring glory, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, tayo po sumigaw ng tatlong beses ng Hallelujah, praise the Lord, upang yung masamang espiritu na ating pinalayas, ito po ay hindi na po babalik. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal, tayo po sumigaw kasabay pong paglukso ng tatlong beses ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong palakpakan ng ating pong dakilang Diyos.